Meron kasi kaming JC na ginawa na kapag pumasok ka doon, kapag hindi ka pa monetize, tutulungan ka namin na ma-reach yung 4,000 public watcher, or kung subscribers naman ang kulang mo, tutulungan ka rin, na, rin namin doon. So, ang purpose ng JC na... Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Muli naman ako ang nagbabalik, at kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka, dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay talagang makakatulong sa'yo bilang isang YouTuber. For today's video, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga tricks na pinaka-effective na kung saan kapag ginawa mo, mabilis mo lang makukuha yung 4,000 public watcher. Kung makita niyo sa channel na to, napakarami kong mga tricks na shinare dito kung paano mo mabilis makuha yung 4,000 public watcher. And lahat naman ng yun guys is nag-work siya, effective siya kapag ginawa mo, tataas talaga yung watchers mo. Pero meron akong tatlong tricks doon guys sa kung saan nakita ko talaga na yung tatlong tricks na yun is sobrang effective, mabilis lang talaga kunin yung, or mabilis lang tataas yung watchers natin doon. Lagi kong sinasabi sa mga video tutorial ko na kapag gumagawa ka ng tricks, dapat huwag kang mag-stick sa isang tricks, dapat mag-explore ka, kasi malay mo may mas effective pa doon sa tricks sa ginagawa mo. So yun yung reason guys kung bakit ang dami kong mga tricks na ginagawa, kasi kahit ako nung gumagawa ko ng self-watch, di ba kasi self-watch naman itong tricks na to, kasi alam naman natin na sobrang effective yung self-watch. Ang daming mga YouTubers na na-monetize, kasi ako mismo dyan ako na-monetize sa self-watch na yun. So ang ginagawa ko dati guys, nung nagsa-self-watch ako sa main channel ko, paiba-iba na rin ako. Double purpose kasi yun guys. Una, mahihirapan si YouTube na ma-detect yung activity na ginagawa mo, o yung tricks na ginagawa mo kapag marami kang tricks, or paiba-iba ka ng mga tricks na ginagawa. At pangalawa naman guys, kapag sinusubukan mo yung iba't ibang matrix, or ginagawa mo yung iba't ibang tricks, nalalaman mo kung ano yung matrix na mas effective sa'yo, mas nag-work sa'yo. Kung napanood nyo guys yung tutorial ko last week, di ba meron akong pinakita doon na watchers ng kaibigan ko na kung saan ako yung nag-work. Di ba ginamitan ko siya ng tricks na to para mabilis mabuhay yung 4,000 public watcher. So ngayon guys, na-reach na niya yung 4,000 public watcher last Sunday pa. Meron kasi kaming JC na ginawa na kapag pumasok ka doon, kapag hindi ka pa monetize, tutulungan ka namin na ma-reach yung 4,000 public watcher, or kung subscribers naman ang kulang mo, tutulungan ka rin, na, rin namin doon. So ang purpose ng JC na yun guys, actually hindi ako yung admin doon, co-admin lang ako doon. So gumagawa kami, or bumubuo kami ng isang team katulad ng Team Payman. So pero nakadepende naman sa'yo, kasi marami kaming mga members doon guys sa pagkatapos ma-monetize, di ba kapag nabigay na namin yung 4,000 public watcher, umaalis na sila. Pero pre-call ka rin naman na lumabas guys, di ba? Ang mahalaga doon is natulungan ka namin na ma-monetize. Pre-ka pa rin na lumabas doon, mag-live doon sa JC na yun. Balik tayo sa main content natin. Paano ba mabilis tataas ang watchers natin? Alam naman natin yung self-watch guys na sobrang effective, kasi ang daming gumagawa niyan, at ang dami na rin mga YouTubers na na-monetize dyan. Pero may mga YouTubers na rin na gumagawa ng self-watch sa kung saan hindi nagiging effective sa kanila, kasi hindi nila nasusunod to. Kapag ginagawa mo yung self-watch, dapat ang gamitin mong channel is fake channel na kung saan iba yung IP address niya dun sa main channel mo. Hindi po yun optional, kundi required po yung gamit ng ibang channel na kung saan iba yung IP address. May mga nagsiself-watch na rin na iisa lang yung device na gamit, isa lang yung cellphone nila, at doon na rin nakalagin yung yung main channel nila. So minsan nagkaka-problema kapag ganun guys, lalong-lalo na kung yung fake channel na ginawa mo is doon mo na rin ginawa sa cellphone na yun, kasi may tendency na magkapareho sila ng IP address doon sa main channel mo. Kung isa lang naman ang device mo at gumagawa ka ng self-watch, mas maganda guys na I suggest gumamit ka ng VPN, kasi ang kagandahan ng VPN guys is naiiba yung IP address natin. So kahit anong VPN yung gamitin mo, free VPN apps yung ida-download mo, pare-pareho lang naman yan. Kung mapapansin nyo sa mga video ko, iba-iba yung VPN na ginagamit ko, pero iba, pangalan lang yung magkaiba dyan guys, pare-pareho lang naman ng laman yung VPN apps na yan. Pagdating naman sa Wi-Fi guys, walang problema kung iisa lang yung Wi-Fi na gagamitin mo. Walang problema doon, kasi sa internet shop, internet cafe, isa lang naman yung Wi-Fi na ginagamit yan. So kahit na mobile hotspot, pwedeng-pwede yun guys. Halimbawa, dalawa yung cellphone mo, tapos yung isang cellphone mo doon nakalagin yung
main channel mo, pero yun yung may load. So pwede kang kumunik doon sa hotspot ng isang cellphone mo. Isa sa pinaka-effective na apps na pwede mong gamitin para mabilis tumaas yung watchers mo is yung multi-view browser. So meron na akong tutorial about sa multi-view browser, guys. Panoorin mo lang siya para malaman mo kung paano gamitin yung apps yan. So napakaganda niyang gamitin, guys, kasi nag-account talaga siya and sobrang effective. Ang kagandahan nito, guys, halimbawa kung isa lang yung device na gamit mo, pwede kang mag-play ng video dito or pwede kang gumamit ng maraming tabs sa kung saan sabay-sabay magpe-play yung video na yun. So, eto na rin, guys, kung isa lang talaga yung device na ginagamit mo, mas maganda na ang gawin mo, i-sign out mo yung main channel mo sa YouTube apps, sa YT Studio, at sa YouTube.com, sa may Chrome, and pati sa Google. Kasi kapag nagagamit yung Gmail ng main channel natin, may tendency na madali tayong ma-detect ni YouTube. So mas maganda yun yung gawin mo, guys, kung isa lang yung device na gamit mo. At ito yung gamitin mo, yung multi-view browser, kasi pwede ka mag-play ng video na sabay-sabay. At kapag marami kang na-play na video na sabay-sabay, syempre malaki na rin yung watchers na makukuha mo doon. Pero may mga cellphone na rin, guys, sa kapag nagpe-play ka ng video na sabay-sabay sa multi-view browser, minsan nag-i-stop yung isa or hindi sila nagsabay-sabay. So, ang pinakamagandang gawin mo, guys, kapag hindi kaya ng cellphone mo yung magpe-play ng sabay-sabay yung mga video, ang gawin mo, off mo yung audio ng video na yun. So kapag na-off mo na yun, magpi-play yun sila lahat-lahat. Kasi meron talagang mga cellphone na hindi nakakagawa niyan. Pangalawang apps, guys, na pinaka-effective na pwede mong gamitin para mabilis mong makuha yung 4,000 public watcher is yung bagong na-discover ko, yung YT Universe. So meron akong tutorial na ganyan. So panoorin mo lang yung video na yun, kasi dyan mo malalaman kung saan pwedeng i-download yung YT Universe. Kasi hindi po, wala po yun siya sa Play Store. Yung YT Universe, guys, is Mediafire yan. So mahirap siyang hanapin and very sensitive kapag dinownload mo. Minsan hindi siya madadownload, lalong-lalo na kung maraming magdadownload ng apps. So mahirap pumasok, pero ang gawin mo, try mo lang siya nang itry, kasi madadownload mo lang mo rin yung YT Universe na yan. Sa YT Universe naman, guys, napakaganda na rin siyang gamitin, kasi pwede tayong mag-play dyan ng video na up to 6 tabs. So 6 na video yung magsabay-sabay mag-play. So kaya mabilis na rin tataas yung watchers mo. Pag magpe-play ka ng video dyan sa YT Universe na yan at hindi sila magsabay-sabay mag-play, so ganun rin yung gagawin mo, guys. I-off mo lang din yung audio para magsabay-sabay mag-play yung video na yan. Kasi kapag ganun, hindi kaya ng cellphone mo yung mga video na kung saan sabay-sabay mag-play, tapos meron sila meron lahat audio or meron music lahat yung video na yan. Ang maganda kasi dito sa YT Universe na to, guys, napakadali lang niyang gamitin, and base sa experience ko sa paggamit ng apps na to, sobrang effective talaga siya, nag-account siya. Diba kasi sa watch minutes natin, guys, kapag tapos ka ng manood, kapag titingnan mo doon sa YT Studio, kung iset mo siya sa 60 minutes, makikita mo na rin agad yung tinaas ng watch minutes mo or yung watch hours mo. Every time na ginagamit ko kasi itong YT Studio na to, kapag tinitingnan ko yung watch minutes ko sa YouTube Studio, nakikita ko talaga na nadadagdagan siya, tumataas siya. So that's why effective talaga ito. Makakasigurado tayo na kapag ginawa natin itong trick sa to, or kapag ginamit natin itong YT Universe sa to, mabilis na rin talaga tataas yung watchers natin. Pangatlo na pwede natin gamitin, guys, na kung saan mabilis tataas yung watchers natin or mabilis natin makuha yung 4,000 public watchers is yung paggamit ng ViewSync. So yung ViewSync, guys, is hindi siya apps, website po siya. So meron akong tutorial na ganyan, pwede niyo siyang panoorin. Andiyan yung full explanation, guys. Dyan yung malalaman kung paano ba gagamitin si ViewSync, kung paano ba mag-work yung ViewSync din. So ang ViewSync, guys, is napaka-effective na rin base sa experience ko. Ang maganda dito sa ViewSync na to, guys, pwede tayong mag-play ng maraming video na kung saan sabay-sabay. Pwede tayong gumamit ng maraming tabs dito sa ViewSync na to. And maganda na rin to, guys, kasi mabilis na rin tataas yung watchers natin, kasi talagang nag-account siya. Very effective itong ViewSync na to. So pwede mo na rin itong gamitin. Kung gusto mong mabilis makuha yung 4,000 public watchers sa pamamagitan ng cellphones, mas maganda na itong tatlong tricks ang gawin mo, yung ViewSync, yung
YT Universe at yung multi-view browser. So, ang gawin mo lang guys is, halimbawa kapag natapos ka na sa multi-view browser, ang gawin mo naman, lipat ka na naman sa YT Universe. And then, kapag tapos ka naman doon, lipat ka na naman ng ViewSync. Ganun lang yung gagawin mo. Kasi, ang maganda doon guys, kapag nagtatago ka sa maraming paraan or maraming tricks, mahihirapan si YouTube na ma-detect. Ang mahirap kasi kapag isa lang yung tricks na ginagawa mo, halimbawa sa isang araw lang ang ginawa mong tricks or ang ginamit mo is yung multi-view browser. Now, kapag nahuli ka dun sa multi-view browser, matik na lahat ng watchers na nakuha mo dun sa multi-view browser na yun, mawawalan na. Pero kapag marami kang tricks na ginawa, halimbawa ginamit mo yung tatlo, yung multi-view browser, YT Universe at ViewSync, kapag nahuli ka sa multi-view browser, yung dalawa, andun pa rin yun. Hindi pa rin mawawala yung watchers na nakuha mo sa YT Universe at sa ViewSync. So yun yung maganda guys kapag gumagamit tayo ng maraming app. Yun lang guys, hopefully makatulong sa inyo ang video na to at magamit nyo siya para mabilis nyo na rin makuha yung 4,000 public watcher. Kung bago ka pa lang sa channel na to, mas maganda kung mag-subscribe ka dahil lahat ng mga video na ina-upload ko dito ay makakatulong sa iyo bilang isang YouTuber.